Happy morning, everyone. Kumusta man? Okay, so
destroy, it to destroy our what? Our social health. Lalo ang tanan ko. Katong sa wala mo na iPhone o sa ilang kalawin mo sa wala. Sa batch na siguro, sa sitaw na na eh. Di ba? Engineer sa wala. Before, baby boomer ba? Ha? Baby boomer. Okay, good. No, no technology at all. Kung sa ilang happy sa una, sir, kasi happy niyo sa wala sa wala may phone. Generation X ako ah. Generation X. Awa, I mean, katulad ng phones, no? Sige lang yung sila, oh, gusto man. Laang, tabi, iat, their social health is so healthy. Ano ba? Kung magkita, uy, mga kita. Storya na yung healthy. But today, minuto. 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 Minuto na sa sarili mo. Sumpay, sumpay. Sahat na. So anyway, okay, so then, we shall be destroyed wonderfully. Pindutin tayo, brilliant energy mo. But don't you know that the Bible is only telling us that it shall destroy us. Remember, God created us as a social being. Makikommunicate dyan. Now, problema sa ito, okay, so then, is because of cell phone, pag nanaka din ha, or sa gadgets, nanaka din ha, i-misintimate ang inyong storya, magka-intimate ang tato. Di ba? So, ang problem na ito is, we only talk more on the surface. So, surface level, mentally level na. Kumbaga, na, we did not to talk, maliban lang sa mga sangke, no? Na-adjust. Pero kasagalan sa ito ako, is, when we talk, surface ay kumusta, parang okay na house, di ba tayo? Dili siya yung heart-to-heart talk level dun ba? Kaya na ganyan mo on intense talking. Then when we talk to person, pwede naman isa ka-site ko, importante yung story natin eh. Pagka na social ito, yung mag-story na, di ba? I believe that we have also that kind of thing today na kung best friend din mo, okay? Pero pwede rin kung naka sa jeep, naka sa bus, naka sa train, or naka sa kanakita, masawa ka na kaila sa mga tao, safe zone. Di ba? Now, have you ever tried na ma-apply na smiling on everyone that you don't know? And that is social skills or social health. That it improves your health as well. When you smile, remember, it will help you physically. Okay? So, mga kaisunan, the more we smile, the more we talk, and the more we socialize, it helps us. And only if you want to watch a gadget, the level is so nindutin pagkakabuhat, we are going to be destroying wonderfully. So, bisa pa mag-date mga kaisunan. Usahay. Sa hitanan, shhh! Pagkakalihan, awesome. Oh. Diba? Sa balay, say, mga on, asa man, nasa TV, nasa cellphone, and pictorya, there are no, wala na siya yung, no, this is na lang, pero kasagalan nun, wala na yung intimate communication sa family because of this. I hope that we are aware of this. No? I hope that we are aware of this. The devil is destroying us wonderfully through the technology of gadgets. Don't you know that according to survey, nabala ka ba ka na yung anak, adik, sa cellphone? Ay, ang problema, hindi ka na yung sana. Maganda. Okay? According to survey, sa 2008 pa niya, 18. 1,024 parents with children younger than 18 or than 18, 47% of parents feel that their child is addicted to their mobile devices. Interestingly, 32% of those parents said the same about themselves. So, ang problema mo ng mga kaisunan, kung we are, ako, ayaw addicted, hindi sa cellphone, pero sa computer ko last time, sa akin ang bakong cellphone na, paano? I was addicted of the computer. Ang tendency ito on, kahit may ulo, di ka magpagalahan sa mga trabaho. Gusto ko sa akong gusto, dula lang dyan. Bukas plato, manilpi, kinahanga pagbunal. Ay, ako muli yung mga kaisunan. Pero kung ako lang isa, I don't care. TV lang po and everything. So, mahimo na pakulan. By personal experience as a child.
sa, I don't know sa mga mana. Okay? I don't know sa to ang mana. As a child, I became a very positive person. Good thing niya ay unal. Kaya, kami sa palagi, ginakonfiscate ang cellphone, ang gameboy, hindi yung mag-computer ko, strong kaya yung kwan. So, nakapupapra. So, it really is a problem of the day. Then, number two, we have also physically destroyed sa gadgets. Kaya naman, kung tanawin mo mga reasonan, muli hindi kayo magkita ng x-ray, di ba kung kasi digital ka, dapat kayo magpa-x-ray ha? Ang x-ray is na siya 1.8 gigahertz. Na I don't know kung tama, i-check lang ang mga, but wala sa kung basa, na 1.8 gigahertz sa x-ray towards the body. But kung ang cellphone, imuha itulog 24 hours na naka-on, 1.9 gigahertz mo na kung ka na pa-x-ray throughout the night kung on siya. I don't know na po sa radio waves, sa wifi. I don't know na po sa, di ba, at satellite sa smart or globe. Di ba, kung naakan niya sa ilit, dangerous thing, kaya kung hindi ka sa radiation. So, okay, so then, it also helps us to be destroyed wonderfully. Hindi na yung kayo na kayo wifi sa balay. Hindi na yung kayo na kayo phone na ka-on, na ka-alarm. Hindi na yung kayo. But I don't know, I hope and pray nga natay phone mga kaigsunan that natay phone mga kaigsunan kasi yung phone, i-off name yung ma-alarm na lang niya kung siguro na siya. Tama ba? So, if we cannot, we delete at alikay sa mga radiation from now. But what we can do is to reduce them. Tama ba? We can reduce. I-off na to. Tama ba? Like yung motor mga kaigsunan, hindi rin si i-off na ang phone. Okay? Hindi, basta hindi siya gamit, hindi lang na i-off. Okay, kung manawag, hindi ko na ma-entertain. Okay? So, maligo na lang din sa ito, importante din kayo siya, hindi ka siya to work. Pero as much as all this very moment, physically, technology is what? Destroying us. Not just the vision, pero we tend not to exercise anymore. Okay, maligo na lang na dito. At panamalantahan sa pag-pampos, kinsa na nag-like, kinsa na nag-puan, nakapisalita, nakasukwaliha, and every series of movies, we tend not to move, and then we tend to die wonderfully. Diba? Wonderfully? So, that is number two, wonderfully destroyed. And number three, wonderfully destroyed is the spiritual life. Now, natunagungan, kan Jennifer nga, then, kabal ka rin, people are today are spiritually obese. Ito, no? Kung ay physical obese, ako ay spiritual obese. So, that's spiritual obese. Kaya spiritual obese, kaya ganyan, mag-receive na lang ng message. Sige na lang nag-receive ng message. Wala kay outlet. Sige na lang ako spiritually. Tampong na kayo kadagang kayo knowledge na lang. Ako, huwag po kayo mo. Huwag po ka nag-share. Huwag po ka nag-dream ka mo. Ano pa talang sport ito? Pwede ito mag-special. So, pwede ito mag-apok. Ang buti na po. We tend to be spiritual obese. And then, we look on the gadgets again. I hope that this is actually this is an alarming to our spiritual life. So, our spiritual God. And number two is spiritually, no, what is it? Insufficient after that. Insufficiency, the insufficiency. Spirit, the problem to that spirit sufficiency, the difference in our sufficiency, spiritual insufficiency. We tend, during the night, how often do we spend the night in time of prayer? And reading the Bible. Tendency, basta mo open ang inyong television, open ang inyong computer, we tend to forget our spiritual health. And this is a big fact in our family. Amen. Now, even sa mong balay, but nakalimot lang is that we are aware, pantanan, aware tayo. Because the devil is doing his best to deceive the very okay? Now, the last mga kaigsunan, but not the least, is that we are destroyed wonderfully mentally. Yan naman. O sa nakita na sa picture mga kaigsunan? Mentally, not necessarily intellectual, but mentally.
focus more on emotions, more on mas mas psychological and emotional. We then, sa picture alone, makita niyo ang bata na nagkilap na nangayon sa own saman, na nangayon sa own pagtagal, who care. The parent, nagkali ko ko lang ko, lupa pa kita kinsa na, the parent don't care. Now, let's just say, dili sa child or parent, sa pagkala or friends, co-workers. We tend to see it. At the next slide, so dili ka kabantay nga na naginahangan na siya galugan na paminaw, kita, dili ka kapaminaw because we focus more of our vengeance. And then they then see, kung dita ka paminaw emotionally, kung dili siya kapagawas, dita ka paminaw, and then it's more excellent, kung nakamahan na, ka-burn out na siya, and magka-problema na siya, kung dili na siya magka-problema, ay hindi na siya masolve by the tendency kaya ay ang trabaho makuklema ko. See? Kung ikaw na siya, then you know the feeling. You know the feeling. So, ang gadget is destroying us wonderfully. And the tendency makiksunan that we will be alone. Remember this. Walay laging nahihigong pamitin na feeling. Kaya yung si Pams. Kaya doon lang ako kaya rin. Si Pams si Kain nun. Kapihilan mo eh, kapihilan mo. So saan mo pa na? Kapihilan. Ay, si Pams din siya. So si Pams. Separation anxiety. That is a very, very painful thing. Dahil gusto na istorya na. Sige na lang. Kaya na ba yan? Okay. The separation anxiety. Feeling to be alone in our nation is the worst feeling. But again, I'm feeling so. Pero one thing that I think we call being alone in our nation is lucky to be siya paminaw. And I have read a book of friends about Duwala Kutsa, kamat dyan si Maxwell. This book about friends. Kung naka true friend, bisig sa lang ako, you will be the happiest people. Or one of the happiest person in the world. Totoo ba yan? Na pangpala ko, we talk with Sergio na he made a about me na do you have a friend in this hospital? Kasi isa lang ako ha. Kaya close duty kayo na no, I would put a question to you again. Dapat ay friendering, maliban sa asawa ka na dapat ay friendering na close sino ba? Nakakaganahan ka na mag-worthy na siya. Kung wala, don't wait for that person to come. Kung wala, just be one. If you want to have a friend, just like that, be one. Again, if you want to have a friend, just be the one. Ikaw na. Alam mo, trust din na si mga mo, ikaw mo nag-trust niya. Or hindi ka, hindi ka makasin mga gamay si Kreko niya o gamay niyo concern niya, heartily. Mag-ex ko lang, this is the best thing. Today is the best thing to, what? To do these things. Just fight for it. Because the devil is doing so much about this topic. And again, we will read this text as we close. Daniel 8:24, and this power, ready, go. As his power shall be mighty, but not by his own power. And he shall destroy wonderfully, and shall prosper, and practice, and shall destroy the mighty. This is a very, very alarming verse.